po si Frilyn Flores Cronda. Isa po sa residente dito sa Friendsville, Huludulo, Bignay, Valenzuela City. Isa po sa biktima ng demolition team ng dito nga po sa Bignay na umaasa na sinasabi po nila na magbibigay daw po ng relocation na hanggang ngayon po naghihintay. Ang dami po nilang requirements na hinihingi pero taliwas po sa mga sinasabi nila. Hanggang ngayon po nandirito pa rin kami nagdurusa. Inuulan. Yung mga anak ko nga po hindi na nakakapagpasok dahil nga po sa pagdimulis din po sa amin. Sabi po nila, bibigyan ho ng relokasyon. Bakit po hanggang ngayon, nandito pa rin ho kami. Kasama po ng mga anak ko. Nagbigay nga ho sila ng FA, 5,000. Para saan po yun? Dahil gusto na nila kaming maalis dito. Pag hindi daw kami umalis dito, mauwalisin daw kami nila. Saan ho nila kami tatapon? Ang dami pa hong banta na puro. Yung mga gamit daw dyan nilang nilagay na tarpulin na kung mawala daw yan dyan. Kami daw pagbibintangan. Kami daw ang kakasuhan. Ganito na po pala talaga ang gobyerno natin ngayon. Ikaw, Mayor Rix Gatchalian. Ikaw yung bagong mayor. Bigyan mo naman kami ng pag-aasa para sa mga anak namin. Naghihirap din po kami. Tao ka lang din. Kung ano yung kinakain mo, kinakain din namin. Kung natutulog ka, natutulog din kami. Gumising ka naman para sa amin. Dinggin mo naman yung hinanayin namin na mga mahihirap. Simple lang naman yung hinanayin namin. Relokasyon para matahimik na kami. Hindi kami mangangalampag sa inyo. Hindi kami magugulo. Sabi lang, simple mamumuhay na yung mga anak namin, masaya mailagay namin sa maayos na kalagayan. Pagod na rin kami na lumaban sa inyo. Wala kami lakas. Simpleng tao lang ho kami bumuboto. Relokasyon lang po para sa amin. Ang sa ganun, no? Makaalis na kami dito sa kalagayan namin dahil kayo man po. Hindi nyo rin siguro gustong maging narito sa sitwasyon namin ngayon. Sino bang magulang nagugustuhin na malagay sa ganitong alanganin na sitwasyon na matutulog yung mga anak ko sa ulanan? Hirap din ho kami. Pagod na rin ho kami. Ang sa amin lang kunding awa, tao ka rin. Pakinggan mo po yung hinanayin namin. Pagod na kami makipag-usap sa sinasabi niyo yung relokasyon, kanyang-kanyang lakad ng mga papeles. Nauubos na yung binibigyan ninyong FA. Ano pa ba ibibigay namin na pangupa ng bahay? Hanggang saan po ba ibibigay yung paghihirap? Simple lang po. Kung may bibigay kayong relokasyon sa amin, magbabayad naman ho kami kung magkano. Hindi yung ganito, pahihirapan nyo kami. Kaya kami nalagay dito sa alanganin ng lugar na to dahil sa kakulangan ng income namin. Pero pipilitin ho namin mabigyan po kung ano po yung karapat dapat po sa ibibigyan ninyong relokasyon.